Good morning viewers, welcome sa bagong video natin. Itong video na to, yung tungkol sa naunang video natin, yung nabasag na, nabungi na key shutter. So dito sa video na to na isishare ko sa inyo ngayon, makikita nyo kung anong naging dahilan bakit nabungi yung key shutter na yun. So eto na yun, subaybayan po natin para malaman nyo rin po, magkaroon kayo ng idea, maiwasan nyo rin po yung nangyari dun sa motor ng anak ko na nabungi yung key shutter niya. So panoorin po natin. Sa mga viewers po natin na hindi pa po napanood yung naunang video tungkol sa nabasag na nabungi na key shutter, panoorin nyo na lang po yung video para po malaman nyo po yung nangyari doon. So dito naman sa video na to, ito po yung naging dahilan kung bakit nabasag yun, nabungi yung key shutter. So ito pong susi na to, ito po yung duplicate. Ito naman pong isa, ito po yung ginagamit talaga ng anak ko na susi. So pakita ko po sa inyo yung pagiging, yung diferensya nung dalawa. Kaya kung bakit nabungi yung key shutter. So tignan muna po natin yung duplicate na hindi pa ito nagagamit dun sa motor. So makikita, mapapansin nyo naman po na ayan, makintab pa siya. Ayan. Tapos itong isa na ginagamit palagi ng anak ko, na ginagamit namin, nakikita nyo po na gastado na siya. Ayan. So 2015 pa yung motor kasi nakuha, nabili. So ngayon 2020 na, so 5 years na siyang ginagamit. Ayan na yung diferensya, susi. Pero napakita ko lang po sa inyo kung alin yung gamit at alin yung bago. So ito naman po ang naging dahilan niyan kung bakit dito po sa lumang susi na palaging ginagamit. Yan. Tignan niyo po maigi yung dulo na to. Yan, yung shape niya. Yan, ito po yung harap. Ito po yung gilid. Yan. Sineshare ko po itong video na to para po sa mga viewers natin na merong motor na may key shutter, yung kanilang ignition switch, para po maiwasan nyo yung nangyari sa amin. Hindi na mangyari sa inyo kasi napakahirap po. Unang-una sa pagbabaklas pa lang ng mga cover. Napakarami. Bago nyo po masilip yung ignition switch. So balik na po tayo rito. Ito po. Tingnan nyo po maigi. Pagmasdan nyo po maigi yung itsura nya. Yan. Top view. Tapos ito po yung side view nya. Ito po yung lumang susi na palaging ginagamit simula nung 2015 hanggang ngayong 2020. Tingnan naman po natin yung duplicate na susi. Ito po kahit kailan hindi pa nagamit. Pero tinesting lang namin kung sasakto siya, okay naman siya. So hindi naman siya ginamit talaga. Tinesting lang po. Ito naman po ang itsura ng ibabaw niya. Ayan. So makikita nyo na buong buo pa siya. Yung shape, ayan. Meron pa siyang parang nakausli rito. Tapos yung shape niya na diamond shape. Ayan, side view. Wala po siyang, kumbaga eh, kompleto pa yung shape niya. Hindi pa siya gastado. Kasi nga po, hindi naman nagamit talaga. So yan ang itsura ng bagong susi para sa key shutter. Ayan. So ito naman po, balik tayo dun sa luma.
Ayan. Ito ang nangyari dun sa luma. Ayan. Naging parang bilog na ho siya. Yung dating diamond shape niya, naging bilog na. Ayan. Halos wala na siyang mga kanto. Tapos yung nakausli dito, banda rito side na to, itong part na to, pudpud na pudpud na. So ayan. Ayan po ang naging dahilan kung bakit nabungi yung key shutter dun sa ignition switch ng motor ng anak ko. So inalam ko po sa kanya kung bakit nabungi. Sabi ko, ano ba yung mga napapansin mo nung una? Hindi mo ba napapansin na sa tuwing magsususi ka, umi-slide ganun? Or kung napuwersa ba? Sabi naman po niya sa akin, every time na isususi niya, akala niya madulas lang yung kamay niya or yung mismong susi. So hindi niya napansin na nabibilog na pala itong shape na dating diamond shape, nabibilog na pala. Yun. Akala niya madulas lang yung kamay niya or itong mismong susian. So nung isang araw nga, yun na. Siguro ilang beses niyang inulit-ulit na susian yung key shutter para masusian niya nitong susi na to. Hindi niya magawa. So siguro pwersa, yun, nabungi na yung key shutter. So natuluyan na. Natuluyan na siyang hindi mabuksan, hindi namin masusian. Kasi nga, kailangan bumukas muna yung key shutter bago may pasok tong susi. So hindi namin mapaandar. Ang isa pa, hindi na rin namin siya may unlock. Kasi nakalock yung manibela. So hindi namin may unlock din dahil kailangan masusian muna natin. Di, yun nga po nangyari, hindi masusian, so hindi rin may unlock yung manibela, kaya kinarga na lang po namin yung motor sa sasakyan. So ganun po ang nangyari doon, malaking abala. Kaya nung may uwi sa bahay, tsaka ako lang po siya binaklas na lang kasi nabutan na kami ng dilim dun sa pinagtirikan niya or dun sa lugar na kung saan nangyari yung pagkakabungi nung key shutter. Kaya sana po itong video na to makatulong po sa inyo para maiwasan yung nangyari sa amin. Kaya ako po siya sinishare sa inyo para hindi na rin po mangyari sa inyo, kasi mahirap po talaga. Unang una maabala kayo, hindi kayo makakaalis dun sa lugar na kung saan kayo nandun. Pangalawa, kailangan nyo pa ng sasakyan or kung ano man ang pwedeng gawin para maiuwi nyo yung motor or madala nyo sugap sa gawaan. Pangatlo, kailangan nyo pa pong magbaklas ng napakaraming cover. Kasama na rin po yung gulong, tapalodo, tapos yung mga clearings nya. So, napakarami po. Mahirap din po kung magbaklas, kailangan po talagang maingat kasi mayroon po siyang mga, hindi ko alam yung tawag doon, parang yung mga nakasiksik po sa mga cover na yun na kailangan ingatan, baka kasi mapunggal. So pag napunggal naman siya, ang mangyayari sa mga cover nyo o sa mga flarings nyo, hindi nyo na mailalak ng maigi, aalog-alog naman siya. So ayun, kaya para po maiwasan natin, lagi nyo na lang pong i-check yung inyong susian para dun sa key shutter. Minsan kasi nagmamadali rin, so bigla na lang po natin iikot na ganun, hindi natin ma-shoot ng maayos bago natin pihitin, or sa katagalan na rin po dahil yan, hindi nga napapansin po na ganun. So 5 years nang ginagamit to, kaya gastagong gastado na. So ayun lang po. Sana po makatulong po sa inyo yung video na ito para maiwasan yung pagkakasira ng ating susian ng ating motor. Ito nga po palang susi na to para po sa Honda Click 125 na
first gen or yung B1 na tinatawag yata nila. Yan. Ito po yung susi na yun. So, ayan po. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana po makatulong tong video na to kahit pa paano sa inyo. Sige po. Thank you.